Tanzanian boxer na gustong makipagsabayan ang lakas sa lakas sa Pinoy, hindi umubra kaya tumihaya sa lona. Magandang araw mga boxing fans at maligayang pagbabalik sa Sports Manda. At kung bago ka pa lang sa akin channel, huwag mong kalimutang i-click ang subscribe button at ang notification bell para updated ka sa mga video uploads ng inyong lingkod. Matapos ang walong sunod-sunod na knockout win, nakakuha ng magandang pagkakataon si Jerwin Prettyboy ang kahas para maipakita ang kanyang boxing skills nang lumaban sa undercard ni Manny Pacquiao. Si ang kahas ang kaisa-isang Pinoy na napanood sa undercard ng bakbakang Pacquiao vs. Algieri noong November 23, 2014 sa Cotai Arena in Macau, China. Itinapat kay Jerwin ang tigasing Tanzanian boxer na si Fadhili Majiha para sa 8-rounder super flyweight bout. Hindi basta-basta si Majiha mga parekoys dahil nakuha nito ang Universal Boxing Organization International Flyweight title. At kahit na natalo noon kina Marlon Tapales at Panya Uthok via unanimous decision, pinahirapan naman at lumaban ng husto ang Tanzanian Devil hanggang sa huling segundo ng bakbakan. Kaya siguradong itatayang muli ni Majiha ang lahat pati patot panabla, makasilat lang ng panalo. Bago nga palang bakbakan, si Majiha ay mas bata ng isang taon at may kartadang 15 wins with 7 knockouts, 5 talo at 4 na draw. Samantalang si Angkas naman na may maliit na height at reach advantage ay may boxing record na 21 wins with 13 knockouts, 1 talo at 1 draw. Impresibo ang pinakitang galawan ni Angkas sa labang ito mga parekoys. Napakalupit ng kanyang mga counter punching, power shots, kaya hindi umabot sa 8 minuto ang salpukan. Kaya tara at panoorin natin ang full fight highlights ng laban. 10-point scoring system, no standing 8 count, no 3 knockdown rule. The fighter cannot be saved for the bell in any round, and only the referee can stop the fight. Once again, don't do any fouls. Obey my command all the time and protect yourself anytime, okay? Good luck. Taking place in the 8 o'clock in the morning hour on Sunday morning. So, Ikeas is from here. You see Africa, Thailand, the Philippines, and now in China. See the quick hands of Angkas immediately. Angkas to the left. He's not intimidated by Angkas' right hand that time. And that for him is a right hook. Being the southpaw that he is. Yeah, Majiha has a tendency to lean in and he drops his right hand. Will be able to land that right hand of his. And he just landed it on the jet. Stop. Of how well he can. Cajas in the red trunks from the Philippines wants to pick up the pace a little bit now. Does the southpaw Philippine fighters to do well on a Manny Pacquiao card because they know how many eyes in this arena. Because he caught him with the left hand, almost dropped him. It didn't look that powerful, but it got him back on his heels. I think he was partially off balance. But it's a kid in one fight and the Macau kid in another fight. Right. And both of them can fight. Her hands. Even when he threw that, you know, that right hook all caught him. Angkas now, and he's pushing Majiha backwards, and that is really helping him. Yeah, Majiha's got to try to get your man following you instead of cutting you off. Another solid left hand landed again. I really love his right hook. Well, he's only an inch taller, but he looks a lot taller than this guy, partially because of the way Majiha. Nice body shot this time. Philippine fighter. On my score sheet, I gave both rounds to Angkas, so I've got it 2018, 116-9 and 116-3, Angkas being the heavier of the two. They're both starting to load up the punches. There's that hook that you talked about, Rich, and it's a solid hook for Angkas. And his strategy that he used more in round two, but it looks like he's trying to lure Majiha into some mistakes in this round. Majiha himself, we pointed out back in the first round, a lot of it has to do with the way he drops his left hand. You see, when Majiha throws his right hand like that, some nice speed, and a straight left hand drops him. How about that? Does this guy want to fight anymore? It's up to five, six, getting up. It's eight, nine, and ten, a knockout. Your winner, Jerwin Angkas.
Saga! Bueno, ito lamang po ang hatid ng Sports Manda sa inyo. Maraming salamat at God bless. Sports Manda, balitang bakbakan, mga mainit na laban, kamao sa kamao, lakas ng mga Pinoy, laban na ipapakita dito ay nag-aapoy. Sports Manda, Sports Manda ng Mandaluyong, papakita ang galing ng Pilipino. Usapang boxing, Sports Manda, Sports Manda, diyan magaling. Bakbakan ba agad o sige, basta Pinoy may laban ay di magpapagapi. Lakas ng Pilipino kapag boksingero, pag-usapang boxing, lahat yan nandito. Mga laban ng mga pambato, mainit sa mainit ang bakbakan dito. Iyahatid balitang boxing nandito. Sports Manda ng Mandaluyong mismo. Di tayo magpapahuli kapag laban ng Pinoy lahat mag-